막 현랑아 돈 받고 혼나도 그러산. So, tinanong ko yung kaibigan kong mayaman, kung may batas ba ng pagyaman. Ang sabi niya, may batas daw ng pagyaman. Ito yung nagsimula. Sabi niya ganun. Dapat daw, alam mo ba, na meron silang tinatawag na law of polarity. Ng lahat ng lahat ng nangyayari sa iyo ay may opposite and may opposite. Para siyang ano, polar. May negative and positive. So, ang battery, para gumana, may positive at saka may negative para mag-work. Alam mo bang kung ikaw ay na-scam or nag-failed, alam mo bang kailangang tanggapin mo yan? Tanggapin mo na iyan ay magandang sign na ikaw ay malapit na maging successful. Para siyang bola. Na kapag pinatalbog mo yung bola, kung gaano siya kalalim na tumalbog sa lupa, ay ganun kataas yung bounce back niya. That's a law of polarity. Kailangan lang matutunan mo na i-balance yung mga negative at saka yung mga positive. So, paano gagawin yun? Pag may mga negative na pangyayari sa buhay mo, always look on the brighter side. Kung paano magiging positive yun? Halimbawa, nabangga ka. Ikaw ang binangga. Yung mga poor mindset, galit na yon, bababa na ng kotse yon, or bababa na ng tricycle yon, at maghahamon ng suntukan. At pwede rin, may hawak ng pambambu yon at gusto niyang gumante. Poor mindset yon. Alam mo kung paano mo to-turn yon na mabuti? Sabihin mo, ay, salamat. Hindi ako tinamaan. Diba? O, halimbawa naman, tinamaan ka. Nagasgasan ka. Tumambling na yung motor. Ayan na. Bumaligtad na sa iyong motor. Paano mo gagawin positive yun? Sabi mo, hi, thank you. Buhay pa rin ako. Ganon! Dapat, di ba? So, kailangan lang, lagi mong makita, ano yung positive dun sa lahat ng negative situation na meron ka ngayon. Di ba? Kung ikaw ay mataba ngayon, huwag mo sasihin kung sino-sino. Di ba? Turn it in a positive way. Baka yan ang susi ng pagyaman mo. Try natin. Kung gusto mong ma-transform ang katawan mo, pag nag-transform yung katawan mo through balanced health nutrition and through your healthy lifestyle and proper exercise and proper guidance, wow! Baka yan ang susi ng pagyaman mo. So, don't underestimate. Yun nga, sabi do, di ba? Don't underestimate the power of 1%. So, kahit gaano kaliit man yan, na improvement mo kahapon, that is still an improvement. At kapag tumagal pa yan in a week at continuous improvement, wow! Di ba? You become a better person. You become the better version of yourself compared last year, compared yesterday, compared, di ba? So, yun lang. So, wag kang magalit kung ano yung pinagdadaanan mong hirap ngayon. Tanggapin mo yan. At alam mo, pag nakarating ka na doon sa bounce back mo, sa pagbalik mo, ikaw ay stronger ng tao. Kung napapansin mo, may mga tao na ganyan tanggapin kasi ng mga mayaman kung paano silang nalulugi sa negosyo. Nabalitaan mo na ba na si Donald Trump ay ilang beses na bankrupt yan? Oh, si Donald Trump na isang presidente ay isang magaling na negosyante at maraming beses siyang nabankrupt at bumalik sa pagiging, tawag nila, kapag mayaman, broke. Di ba? Yung mga nalugi, yan, broke ang tawag nila yan. Pag walang pera, broke. Pag naging broke sila, magugulat ka. Kasi meron silang in themselves, alam nila kung paano bumawi. Yung mga sinasabi kong ito, everyday kong binibigay sa inyo, it is a baby step to have a millionaire mind. To have that kind of mindset na kailangan mo para sa pagyaman. Kasi darating ang panahon, magkakaroon ka ng negosyo, matutupad mo na ang mga pangarap mo na maging isang engineer, maging isang businessman, maging isang kung anong profession ang gusto mo. Darating ka sa punto na magkakaroon ka ng problema. Pero mas mabigat pang problema sa dinadanas mo ngayon. Pero, paano mo nga harapin yan? Di ba?
ano ang gagawin mo? Paano mong i-turn yung mga negative situation mo into a positive one? So, kung gusto mong maging mayaman, ngayon pa lang ay simulan mo ng mag-act at mag-isip na parang mayaman.